Mga kapuso, ang datos dito po sa Barangay Batasan Hills mula January 1 hanggang June 30 ng taong ito, 11 kaso ng leptospirosis ang kanilang naitala pero wala po namang namatay. Sa putok ito, mga kaparehan natin, si Kagawad Filomena De Guzman ng Barangay Batasan Hills. Magandang hapon po, Kagawad, ma'am. Magandang hapon po. Yes, kasama po, madam, ang Barangay Batasan Hills sa mga idineklarang leptospirosis outbreak ng Department of Health. Alam niyo na po ba yon? Opo, alam ko po. Yes. Ano ho ang naging maging akbang ng inyong barangay matapos po itong ideklara kayong under leptospirosis outbreak? Ito naman po kasing 11 pong cases na ito. Ayon po sa aming doktora El Mary Addison ng Super Health, hindi naman po dito po nanggaling yung mga sakit po na yon. Sa ibang area po, yung pong, halimbawa po, nagtatrabaho po sila sa ibang lugar, pero sa ibang baha po nila nakuha, hindi po dito sa amin. Pero Kagawad, ilang residente ninyo ang nakausap ko, idinadaing nila, particular dito sa lugar ng Taniman, yung mabilisang pag-angat ng tubig sa kada malakas ang ulan. At ang presensya po, walang galang na sa ating mga taga-subaybay, ng daga dito sa area, napakarami. Ano po masasabi niyo? Yan nga po ang ginagawa po namin. Araw-araw po kami. Tuwing Sabado po, clean up drive po talaga ang ginagawa po namin. Nag-awareness po tungkol sa mga karumihan dito. Andito po yung ating purok, Jocelyn Preto, na kami po ay talagang araw-araw naglilinis po kami dito sa kanilang area. Ito po kasing Taniman nito ang pinaka puntahin po ng baha pagka umuulan. Okay. Pero sandali lang naman po, nawawala naman po. Okay. Meron ho bang naging mungkahi ang barangay sa lokal na pamahalaan para ho kahit papaano magkaroon ng infrastructure project dito at maipataas yung lugar at makaligtas po kayo sa baha, ma'am? Opo, napag-uusapan naman po yan ng aming butihing Kapitan Jojo Abad at ng ating pong Congressman Winnie Castelo po. Okay. Yan naman po aming namang tinutugunan hanggat hindi po natutugunan ng ating mga opisyal po ng Quezon City. Kami po ang nagagawa lang po namin dito sa barangay. Talagang clean up drive po muna. Tsaka bumababa po kami para sa pagtuturo, orientation po, kung ano ang dapat po nagawing paglilinis. O ngayon, ma'am, napabilang na po kayo sa mga barangay na idireklara ng Department of Health na talagang nagkaroon po ng outbreak ng leptospirosis. Ano po ang gagawin nyo? Napakalaki po nitong barangay Batasan Hills, ma'am. Yun nga po, nagtuturo nga po kami. Nagsisimula na po ba kayo? Oo, nagsisimula po kami. Ano yan? Tapos, laki nito, kukunti po yung... Yung pong mga binibigyan po ni Dr. Addison, pagka po positive ang patient o possible na leptospirosis, ang case, kaagad namin pong nire-refer sa ospital. Okay. Oo, mayroon naman po kaming ambulance na magagamit. Naka-ready po ang aming barangay sa ano't mang mangyayari. Pero pagka po wala pa naman pong mga ganong cases, ang binibigay lang po ng aming doktora sa Super Health, doxycycline po, medicine. Okay. Ayun. At tapos, yun nga, para yung mga expo sa baha bilang prevention na rin po natin. Okay. Ma'am Kagawad, napakalaki po ng Barangay Batasan Hills. Papaano nyo po ipinaparating sa kanila yung mga information para ko makaiwas sa ganitong uri ng problema? Bahay-bahay ba, ma'am? Pinatawag po namin ang mga purok at bawat area po talaga pong tuwing Sabado po, yun po ang tinatawag naming kapihan, kung tawagin. Binibigay po namin lahat ng ordinansa na dapat po, alam na po ng mga purok yun, pero pinapaalam pa rin po sa mga area nila. Sa mga oras po na nakakatanggap kayo ng posibleng kaso ng leptospirosis, ano naman ang ginagawa ng Barangay Batasan Hills po? Ito ba, ine-elevate nyo sa city government para ho maitala? Paano ho, ma'am, please? Ano po, dinadala nga po namin, nire-refer nga po namin sa mga ospital, yung mga malalapit na public hospital po. Nire-refer po namin. Para sa mga nitong mga nakalipas na araw, meron ho ba kayong ilan ho na itala ninyong nagkaroon ng leptospirosis na naisugod po sa ospital? Ito nga po, 11 nga po sila. Buhat po nung January 1 to June 30 po, 11 po. Pero awa po naman ng Diyos, wala naman pong namamatay dito pa. Dito po sa buong barangay, saan particular na area nakapagtala ng maraming kaso po ng leptospirosis? Ano po, dyan po sa Freedom, saka meron din po dito sa Taniman.
Uh-huh. Opo, meron din po. Meron po ba kayong gustong ipanawagan para ho? Nakakailangan ho ba kayo nakagamitan o ano man logistics ho, logistical support para ho dito sa problema ng leptospirosis outbreak? Ayan po. Nananawagan po kami sa mga, sa DOH. Pero nakaano naman po sila talaga sa amin. Nakaalalay naman po sila. Maigirin mo na ulitin natin, ma'am. Wala naman yung mawawala. Sana po, lahat po ng pangangailangan namin, sana po matugunan nyo kami. Sabi nga po ni Sir, napakalaki ng aming area. Kaya kami po ay nananawagan na sana yung aming pong Super Health Center ay lagi pong may handang gamot para sa mga nasasakupan namin. Pero kamusta ang supply? Okay naman ho? Okay naman po. Baka puso, si Kagawad Filomena De Guzman, dito po siya sa Barangay Batasan Hills. Maraming salamat, ma'am. Kita kapo po. Salamat po.